everyone, and welcome to another episode of the vlog. So this vlog ay yung resulta ng matagal na namin paghahanap ng helmet ni Jer. So 2 days inabot din yon at kung saan kami napunta, and sadly na-corrupt yung video na footage nung paghahanap namin. So ito lang yung result nga na sinasabi ko sa inyo, at ipapakita ko sa inyo kung ano yung helmet na nabili namin. So So this is Origine Helmets VEGA. So bago natin i-unbox tong helmet na hahawak natin, i-introduce muna natin yung Origine Helmet. So short intro lang naman. So Origine Helmets are made from Italy. So yung quality ng helmets niya, isa sa mga best quality helmets in the market. And ang design ng Origine Helmets ranges from vintage classic up to sporty looking helmets. So marami rin silang types of helmets, and we are lucky to have one in our hands sa isa sa mga best seller nila according to their website. So this one, so i-unbox na natin siya without further ado. So pera ng scissors. Halatang bagong bili kasi may mga wrapper pa sa loob eh. Hindi ko na siya sisirain ng buo kasi hindi naman sa atin tong helmet na to. So, shoutout pala kay Jer. Salamat sa pagpupahiram. For content purposes only. So, ayan siya. VEGA. Ayan. VEGA is the helmet name. So, yung model name niya is VEGA, and yung company name, Origine Helmets. So, yun. What comes with the box? So, yun, sticker ng seller. Mamaya, sasabihin natin kung saan natin siya nabili. Ayan, yung sticker niya, Sir Ian. Ayan. So, sa box, yan, ito yung, ito muna, visor. Yan, extra visor. Set aside muna natin. And yung mismong helmet, yan, may iba pa ba? Ah, okay, okay. So, yeah. Baba muna natin. Ayan. Tsaka, ito. Manual. Manual. Box. Extra visor. Box niya. Yun. Box. Itong extra visor. Helmet. So, set aside muna natin. Siyempre, yung manual. Ayan. Dito muna natin siya. Dito tayo mag-focus. So, ito impression ng dust bag. Hindi siya yung normal na dust bag. Parang premium material yung dust bag niya. So, ito. Embroidered yung Origine na tatak. Yan. Embroidered kumpara sa iba na printed lang. So, dun pa lang malalaman mo na yung quality is one of the best. So, sa mga little details ng packaging nila. Yon. So, this is the helmet. VEGA in glossy white finish. So, yun siya. Okay, so this is the actual helmet. And since the helmet is not ours, specify na rin natin yung price. So, this helmet is priced around 6,000 pesos, but he paid 6,500 all in all kasi may extra visor siyang kasama. And hindi lang natin alam sa ibang seller kung mas mataas or mas mababa yung price ng helmet na to, since sole seller lang yung ano natin, yung pinagbila natin, wala siyang physical store. Okay, so let's go into the details of this helmet. Unahin natin yung shell mismo ng helmet. So, this helmet is made from fiberglass, and the weight of this helmet is 1,450 grams. Yan. So, sana kita nyo. Yan. So, unlike sa ibang helmet, common helmets na nakikita natin sa daan, so fiberglass po siya. Yan. And it will be much more safer, and yung impact absorption niya, syempre, since fiberglass nga yung material, mas matibay siya compared sa ABS and polycarbonate shell. Okay, since tapos na tayo sa shell, mapunta naman tayo sa interior ng helmet. Yan, kung saan nyo isusuot yung ulo nyo. So, sa interior ng helmet, itong padding niya is a mixture of somewhat cotton tsaka synthetic suede ata, since ano, pag inano, dinampi mo yung thumb mo, ayan. Yan siya. Parang nag-iiba yung shade ng ano, ng interior niya.
So parang synthetic suede, hindi naman ano to, totoong suede kasi kung totoo nga to, mainit to for sure sa loob. So ginawa lang nila siguro hinaluan para sa design ng helmet niya. So dito synthetic leather. Yan. Tapos ang kagandahan nitong helmet nito, double D-ring na rin siya. Yan, hindi siya yung quick release strap na usually nakikita natin sa mga modern helmet. Ito ano siya, double D-ring, which is safer since yun yung pinaka-safe na locking mechanism na pwede nating makuha sa isang helmet. So plus points para sa akin, syempre ano to. For what? 6,000 pesos, saka double D-ring ka na. So plus points yun, di ba? So the size of this helmet is large, and kung makikita nyo naman, since sinabi ko sa inyo, yung interior ng loob, hindi ganun kakapal yung padding to the point na sobrang squished ng mukha nyo. So medyo relax lang siya compared sa iba na kailangan ano talaga eh, saktong-sakto sa mukha nyo eh, di ba? So ito, ano, hindi ganun kakapal yung padding. Pero sure ako, comfortable to kapag sinuot nyo. Now, let's go into the design. Sa name pa lang niya, as the name implies, classic helmet siya. And sobrang simple tignan. Kapag nakikita niyo yung helmet from 70s, 80s, so wala siyang masyadong grooves. Unlike this one, may groove siya sa ano eh, sa may parang cut siya dito. Hindi lang pansin since tinatamaan ng ilaw. Pero may parang corners or curve pa siya dito sa taas. Pero bukod dun, circular na siya. Yan. Compare natin siya sa mga sporty looking na helmet na parang pointed yung ano yung unahan. Ito bilog talaga siya. It carries the simple and retro style, and it is glossy white in finish. So inaamin ko guys, no, first time lang sa akin na introduce ng helmet na to, and I'm really glad na na-introduce siya sa akin kasi madalas lang na nakikita ko na helmet na classic looking is open face. So yung naka-goggles, kung nakikita niyo sa ibang movies, kahit sa movies may ganun eh, na ano lang siya, open face or half face helmet, tapos goggles lang. Unlike this one, full face siya. Yan. Pag sinuot niyo. Okay, no, so ang first impression ko din dito is sobrang lakas ng dating niya, and bagay na bagay siya dun sa nireview ko na motor na Kiway Cafe Racer. So ito talaga yung mga binabagayan niya. And kung mapapansin nyo, may kamukha siyang helmet, which is yung Bell Bullet. Yun. So, ang pinagkaiba lang nila, syempre yung Bell Bullet na yun. Ang price range niya is around 20 to 25,000 pesos. Unlike this one, na medyo affordable siya, na 6,000 to 8,000 price range. Depende na lang yun sa seller ng helmet. Yung iba pa niyang design, so, eto. Pag inangat nyo yung visor, yan, meron siyang chrome finish dito sa outline ng ano niya, ng lalagyan ng visor. Yan. So, added texture lang din. Kasi yung lalagyan mismo ng visor, yung lock niya, is somewhat silver. Yan. Silver. Other side, ayan, silver din. So, added texture lang yun kasi syempre, white yung color ng helmet. And kung papartneran mo siya ng shiny color, sobrang aangat yung, and mapapansin mo yung design niya na premium talaga. So let's now go sa vents ng ano ng helmet na to. So kung sa unang tingin kung makikita nyo mainit, pero I will prove you wrong guys. Eto, sa helmet na to, we have a total of 8 vents. 4 sa entry ng air, yung other 4 sa exit ng air. So makikita nyo naman sa harap, yung first 4, meron siyang sa part ng forehead, dalawa. Tapos meron siya sa chin part, yan, dalawa rin. So a total of 4, di ba? Ang mechanism ng vents na to is sliding. So good siya sa mga naka-gloves usually na riders. Kasi imbis na hahatakin mo siya, pwede mo siyang islide. Tinry ko na to eh nung naka-gloves ako. Nakukuha naman siya kapag naka-gloves ka kasi 'di ba syempre may extra kapal yung kamay mo. Pag inislide mo siyang ganun, makakapa mo siya. Tapos hindi rin siya ganun katigas. Yan. Yan. Masislide mo siya agad, open and close. So baka masabi niyo kasi na sa unang tingin mainit eh, mainit yung helmet na to. Hindi po, may marami po siyang vents. Yan. So 4 yung vents niya, and sa likod meron rin siyang 4. Dalawa sa taas na part, dalawa sa babang part. So, yung way ng pag-travel ng air is sasalpok sa mukha mo. Then,
it goes on top of your head, tapos lalabas siya dito. Yan. So, ganun. So, mapunta tayo ngayon sa visor. Actually, may tatlong, tatlong visor eh. Una, nakalagay mismo, which is yung, yan, clear na visor. And, ito, i-unwrap na rin natin. Meron rin siyang smoke na visor, pero may dagdag pa kasi yun eh, hindi siya kasama. So, ito lang yung pwede mong, ito, binayaran ito ni Jer. Yan, so, kaya 6,500. So, ito yung mas maganda kumpara dito sa clear na visor. So, gilid muna natin to. So, bubble visor siya. Ayan, pag inano nyo, pag tinignan nyo, hindi siya flat lang na naka-align mismo sa helmet. So, ito yung lining ng visor mo. Tapos, ayan, naka-ano pa siya, naka-angat pa ng onte, embossed pa ng onte. Ayan. So, hindi lang nilagay kasi ito nga yung gusto nyong gamitin. So, extra lang to kung sakaling masira man yung helmet niya. Ayan, so, ayan, dagdag gwapo kung gusto nyo ng hindi nang unique na design ng visor, ito yun, bubble visor. Parang ano nun, parang astronaut. So mapunta naman tayo sa long-term use ng helmet na to. Ito, sinabi lang sa amin ng seller mismo para kung ano daw yung i-expect namin over long time sa paggamit nitong helmet na to. Una daw na issue is itong leather, synthetic leather sa padding niya, nababakbak daw talaga. Pero ang sabi ko naman, usually gano'n naman talaga kapag synthetic leather. Over time, lalo na kapag ginagamit mo and mababasa or mapagpapawisan yung leather. Mababakbak at mababakbak talaga siya. Ayan. Removable naman tong pads. May parang ano siya. Clips. Naka-clip lang siya. So, pwede kayong bumili ng extra padding kung tingin nyo worn out na yung pads sa loob. So, yun. Nababakbak yung synthetic leather. And lastly, ito. Ayan. Yung chrome na outline niya. Kapag daw ginagamit mo lagi yung helmet, maano talaga siya, matataas-baba mo yung visor mo, di ba? Nagkakaroon daw siya ng scratches or gasgas itong chrome na outline ng helmet. So, yun yung dalawa na sinabi niya sa amin. And yun lang naman daw yung issue ng helmet na to. So, kudos to the seller. On the middle siya at sinasabi niya lang lagi yung mga issue na kailangan mong i-expect kapag binili mo tong helmet na to. Dagdag ko lang. Then, meron siya palang visor lock. So, kapag pinush down mo yung visor, yan, naka-close na, meron siya dito sa gilid na visor lock. Dito siya. Yan. Yan. Kapag nilock mo siya, narinig mo yung click na yon, hindi mo maaangat yung visor. Yan. Hindi mo maaangat. The visor just stays in place. At dagdag protection na rin yun, lalo na kapag mabilis or long ride yung gagawin mo. Yun, added protection for the lock. So, iaangat mo lang siya. Tapos, yan, i-click mo lang. Tapos, pag narinig mo na yung click, hindi na siya matataas. And that's it for the introduction of this helmet. So, this is Origine Helmets VEGA. So, this is the full face single visor na classic helmet ng Origine. Yan, so one of the best na nakita kong classic looking helmet na nasa market ngayon. And sa mga magtatanong dyan, kung saan namin nabili itong helmet na to, well, I would just like to plug the Facebook page of Mr. Ian. Siya po yung seller na nag-tinda sa amin ng helmet na to, which is Tentoki Classico Helmets. You can search it on FB, everyone. And ililink ko rin yung Facebook page nila sa description box. So, sobrang approachable ni Sir Ian and sobrang laking tulong niya sa amin kung ano yung mga features ng helmets na to. Syempre, in-explain niya talaga sa amin ng maayos yung features and yung looks ng helmet na to. Sadly, na-corrupt kasi yung clip na pag-uusap namin and hindi ko na siya ma-recover. Kung gusto niyo ng helmet na to, don't hesitate to message him sa kanyang Facebook page. So, that's it. And last but not least, syempre, hindi mawawala yung moto apparel natin. Hindi ko na siya ibubukod na video since nakorap nga yung mga clips na pagpunta namin doon. And ito yung nabili namin sa helmet hunting namin ni Jer. Itong galing kaming Imprint Custom. So, ayun siya. Panis, napaganda. So, fully mesh na siya. Unlike sa iba na may parang, cotton pa dito sa kanyang body part. Ito full mesh na siya and yung malamig to for sure kapag sinuot nyo and bumiyahe kayo. So
So ang ganda lang ng design niya. So may checkered tie dito sa arms na side and imprint customs na nakalagay sa likod din na part, sa back part. Hindi ko na napapakita. So yun, gusto ko lang ipakita sa inyo ito. And syempre, yung helmet natin mismo. And kung umabot ka man sa dulong part ng video na ito, I just want to thank you guys for watching up to this point of video. Maraming maraming salamat din kay Jer sa pagpapahiram ng helmet na to. And syempre kay Sir Ian of Tentoki Classico Helmets. Thank you so much, sir. Sana marami pa kaming helmet na mabili sa'yo. And that's it, guys. See you next vlog. And cut!